Good morning po sa inyo lahat. Isa pang maliyugto na ating COVID Bible School. Pamagat po na ating aralin ngayong umaga ay ano ang nabago sa atin? Ano ang nabago sa atin? Ang bunga po na ating pagiging tunay na Kristiyano ay hindi lamang kaligtasan mula sa impyerno at katiyakan ng pagtungo sa langit. Dapat din po may makitang pagbabago sa ating buhay. Pagbabago ngayon. Kasabi nga po ni John the Baptist sa Matthew 5:8 na kayo nga'y magbunga ng karapat-dapat sa pagsisisi. Ang magandang halimbawa po ng pagbabago ito ay mga Kristiyanong dating nagnanakaw. Sila po hinamon po ni Pablo sa Efeso 4:28 na ang nagnanakaw ay huwag nang magnakaw pa, bagkus magpag-al, na igawa ang kanyang mga kamay ng mabuting bagay upang siya'y may maibigay sa nangailangan. Ang dati pong kumukuha na illegal ay dapat nang magbigay at tumulong sa nangailangan. Si Zaccheo po ay isang magandang halimbawa nga ng paraan ng pagbabago na dapat nating tularan. Ano po sabi niya sa ating Panginoon sa Luke 19:8? Sabi niya po, narito Panginoon, ang kalahati na aking mga pag-aari ay ibinibigay ko sa mga dukha. At kung sakalit nakasingil akong may daya sa kaninumang tao, ay sinasauli ko ng makaapat. Kaya po dalawang aspeto ng ating relasyon o pagkipag-ugnayan ang nabago kay Zaccheo. Una-una po, ang pagkawang gawa sa pinagbigay sa mga may hirap. Ikalawa po, ang katarungan. Inayos niya po ang kanyang atraso at dating palalamang sa kanyang kapwa. Tayo mga minamahal, ano ba ang nabago sa atin nang tayo po ay naligtas? Nagkaroon ba tayo ng higit na habag, malasakit, pagtulong sa mga may hirap at nangailangan? At lalo ba natin pinaghusay at pinag-igting ang ating matuwid at makatarungang pigasalamuha o relasyon sa mga tao? Na wala tayong dinadaya, nialamangan o naatraso? Na kahit kariting lamang? Ang minamahal, meron ba talagang nabago sa atin? Maraming salamat po.